Ayan. Okay. So, itong itong reflectibong sinaysay, itinatawag din siyang sining ng paglalahad. So, i-ano muna natin, no? Unahin nating talakayin kung ano ang ibig sabihin ng paglalahad. Excuse. Okay. So, ayon sa UP Dictionary yung Pilipino, binagong edisyon taong 2010, ang paglalahad ay isang detalyado at komprehensibong pagpapaliwanag ng isang bagay, poo, o ideya. Okay? So, ang alam kasi natin, no, pagka naririnig natin yung salitang paglalahad, inilalahad, ipinapakita, 'di ba? Kung ito man ay isang bagay, inilalahad mo or sinasabi mo. So, yun yung thinking natin kapag narinig natin yung salitang paglalahad. Ganun din po dito, no, sa kapag tinutukoy natin is yung writing or paglalahad. Ito yung pagsasadetalye. Okay, ng isang pangyayari about patungkol sa isang paksa, okay? Ngunit meron tayong mga kinokonsidera, okay? Kasi sa paglalahad kasi, especially kung ang isinusulat mo ay pang-akademikong pagsulat, okay? Syempre hindi naman basta-basta ikaw eh naglalahad lang ng walang kinokonsidera, no? Syempre mamaya tatalakay natin kung ano yung mga dapat na i-consider na yon. Okay? Ngunit ito ngayon sinabi dito pag sinabi natin paglalahad, pagsasadetalye or komprehensibong pagpapaliwanag, pagsulat patungkol dun sa isang paksa, isang bagay, ideya or kung ano pa man. Sabi dyan, ang paglalahad daw ay tinatawag ding expository writing. Okay, so ano yung ibig sabihin ng expository writing? Sabi dyan, no, eto tandaan niyo yan, ha. Pag sinabi nating paglalahad, hindi ka nagsasalaysay ng isang kwento. Hindi ka nagkikwento. Hindi ka din daw naglalarawan ng isang bagay na kung anong kulay, kung gaano kalaki. Okay? Oh, hindi nagpapayag ng isang paninindigan. Bagkus, pag sinabi daw nating expository writing or paglalahad, ito ay nagpapaliwanag. Okay, ikaw ay nagpapaliwanag patungkol sa isang paksa. Okay, so tandaan po yan, ha. So, yan ay ayon kay Jose Arrogante taong 2000. Okay. So, sabi dyan, okay, so anuhin natin, no, italakay natin ng mas deeper yung pagpapaliwanag na tinutukoy. Pag sinabay daw nating paglalahad, ito ay isang pagpapaliwanag na objetibo. So, ano nga ulit pag sinabi nating objetibo? Ano yung hindi dapat gawin kapag sinanarinig nyo yung salitang objetibo? Wala pong bias. Okay. Based on facts po. Very good, di ba? So, pag sinabi nating objetibo, wala, dapat hindi ka bias, dapat nakabase ka sa facts, di ba? And then, ano, ayun nga, walang hindi ka bias, wala kang pinapanigang ideya. Okay, so yun daw pag sinabing pagpapaliwanag or paglalahad. Okay, pagpapaliwanag na objetibo, walang pagkampi, ayan nakasulat dyan, walang pagkampi at may sapat na detalye. So yun yung sinasabi kanina ni Jasmine na nakabase sa facts. Mayroon ka dapat sapat na detalye, detalyeng pawang pampalawak ng kaalaman sa paksang binibigyang linaw ng lubos na maunawaan ng may interest. So, pag sinabi palang paglalahad, ang goal natin dito ay pagsasadetalye, pagpapaliwanag ng isang paksa, okay, in an objective way, okay, na ang layunin natin ay mapalawak pa yung kaalaman nung target reader mo patungkol doon sa paksa yon. Okay? So, again, pagpapaliwanag na objetibo, walang pagkabi at dapat merong ano, ebidensya or sapat na detalye patungkol doon sa isang paksa. Okay? So para siyang dictionary na dine-define mo yung isang paksa. Okay? Ngunit, okay, yung mga salita mo,
I mean, yung gagamitin mo mga salita ay ikaw yung gagawa, okay? Sa'yo yung manggagali yung mga salita. Pero syempre, yan nga yung sabi nga tati dyan, i-consider mo dapat objective, dapat di ka bias, at kompleto dapat yung detalye na iyong ilalagay. Excuse. Sabi dito, ayon sa aklat na sining ng pakikipagtalastasan na ginawa ng kagawaran ng Pilipino or TUP Manila, ito ay dapat nagtataglay ng mga sumusunod. Yung paglalat daw ay nagtataglay dapat ng netong mga to. So una, sapat na kaalaman o impormasyon sa paksang tinatalakay. Okay? So dapat daw, kapag ikaw ay maglalahad, okay, dapat syempre unang-una meron kang kaalaman, 'di ba? Kasi kapag ka, wala kang kaalaman doon sa paksa na iyong ilalahad, syempre anong isusulat mo unang-una, 'di ba? Anong ilalagay mo doon? Anong ilalahad mo kung ikaw ay walang sapat na kaalaman? At dapat daw meron kang ano, kahit papaano meron kang mga nakalap na impormasyon patungkol doon sa paksang iyong tatalakayin or ilalahad. Ganap na pagpapaliwanag sa buong kahulugan. Okay? So since ito nga ay paglalahad, o sabi nga natin eh pagpapaliwanag, dapat sa iyong paglalahad, okay, pinapaliwanag mo yung salitang pagpapaliwanag, nililinaw mo, binibigyang linaw mo yung particular na paksa, okay? Hindi yung mas lalo mong pinapagulo, okay? Yun nga yung goal natin eh, mabigyang liwanag or mapaliwanag mo, okay? Or mabigyang linaw mo sa iyong target reader yung paksang iyong inilalahad. Pangatlo, dapat daw malinaw at maayos na pagpapahayag. So kapag ikaw ay naglalahad, okay, through writing, siguraduhin mo na ang iyong mga gagamiting salita ay malinaw. Okay. At syempre, sabi dyan, dapat maayos or organized. Yung mga ideas na iyong ilalahad, dapat well organized. Hindi yung pinakal mo to, tapos nag-iba ka ng detalye and then bumalik ka na naman doon. So, hindi siya maayos, di ba? Imbis na mapaliwanag mo, mas lalo mong pinagulo yung iyong gustong ilahad. So, dapat malinaw ang gagamitin mga salita at well-organized yung mga ideya. Pang-apat, paggamit ng larawan, balangkas, at iba pang pantulong upang mapadali ang pag-unawa sa ipinaliliwanag. Okay? So, maaari palang gumamit ng mga larawan. Okay? So, sabi nga natin kanina, dapat meron kang sapat na kaalaman, ayan o, doon sa una, o information, at meron ka dapat, ano, mga, excuse, ebidensya, okay, patungkol doon sa iyong sinasabi or inilalahad. So, maaaring gumamit ng larawan, maaari naman na bago mo isulat yung iyong pinal na city, okay, gumawa ka muna ng balangkas or outline muna para daw mas mapadali or mas maunawaan yung iyong ipinapaliwanag. Kasi nga ang goal natin, mapaliwanag or mabigyang linaw ang iyong inilalahad na paksa. At panghuli, walang pagkiling na pagpapaliwanag ng anumang bagay na nasasaklaw ng tao. So, sabi nga natin, kapag ikaw ay naglalahad, dapat objetibo. Okay? Wala kang kinikilingang ideya. Hindi perket, halimbawa, itong paksa na to, puro magaganda lang yung ilalagay mo. Puro pangit lang yung ilalagay mo. So, hindi po ganun. Dapat wala kang kinikilingan sa pagpapaliwanag ng iyong paksa. Okay? Kahit anong paksa pa yan. So, bigyan natin ng kahulugan. Dito na tayo sa salitang sanaysay. Okay? So, okay, na-define na natin yung salitang paglalahad. Dito na tayo sa salitang sanaysay. So, ano pag sinabi nating sanaysay? So, sabi dyan, ang salitang sanaysay ay hango sa salitang Pranses na essayer. So, ano po ibig sabihin ng essayer? Sabi dyan, ang ibig sabihin ng essayer ay sumubok o tangkilikin. Okay? So, tandaan yan ha, yung salita na yan.
na ang sanaysay daw, sabi ni sabi dito ay nagsimulang yumabong sa mga sulatin ni Michael de Montaigne. Okay, so ibig sabihin itong sanaysay, ang nagpasimula talaga niyan ay si Michael de Montaigne. Okay, kaya nga si Michael de Montaigne ay isang Pranses, kaya nga ang salitang sanaysay ay hinango sa salitang Pranses na essayer noong taong 1533 to 1592. So ayon kay Francis Bacon, ang sanaysay daw ay isang kasangkapan. Okay? Upang isatinig ang maikling pagbubulay-bulay at komentaryo sa buhay. So ibig sabihin ang ito pa lang sanaysay or pag sinabi natin sa essay, okay? Ito ay nakabate sa ano, sa pansariling pananaw, pansariling perception ng tao, particular doon sa isang paksa. Okay, kung ano yung opinion mo patungkol doon sa isang paksa. Pero syempre, tandaan po yung mga dapat isaalang-alang yung kaninang tinakal natin sa paglalahat. Okay, sabi pa dito, tinuran naman ni Paquito Badayos na naglalahad ito ng matalinong puro at makatwirang paghahanay ng kaisipan. Since ito nga ay ano, sabi nga natin pag sinabi ka sa naisay, instrumento para ma-voice out natin kung ano yung opinion natin patungkol doon sa isang paksa. Okay? Ngunit, sabi nga ni Paquito Badayos, naglalahad ng matalinong puro. So hindi ka lang basta dito bibigay ng opinion mo, hindi ka lang basta dito naglalahad ng kung ano-ano. Syempre kailangan gagamit ka ng ano matalinong paglalahad. Naglalahad din daw ito ng mga personal at pansariling pananaw ng manunulat tungkol sa isang paksa. So yan nga yung sinasabi natin kanina na pag sinabi natin sanaysay, pansariling pananaw, opinion mo patungkol sa isang ideya. Okay? Nasa madaling salita, ito ay isang paglalahad ng sariling opinion o kuro-kuro ng sumulat tungkol sa isang bagay o paksa. Di ba kapag ka pinapagawa ko o pinapasulat ko kayo ng essay, tapos kayo yung bahalang umisip ng paksa, ganyan-ganyan. Di ba? Kayo yung ano, binabase nyo yung mga ideyang isusulat nyo sa inyong pananaw o kung sa inyong experience, di ba? So, ganun din po pag sinasabi natin, ang tinutukoy natin dito sa sanaysay. So, ayon kay Alejandro Abadilla, ayan, marami talaga tayong pinapakitang definition, no? Ayon sa iba't ibang mga tao. Sabi dito, pag ang salitang sanaysay daw ay nangangahulugang nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. Ano yun? Ano yung nakakatawa? So, ayun, balik tayo, no? So, ayan, paulit-ulit nating sinasabi na ang sanaysay nakabase sa sariling pananaw. Kaya naman, ayon kay Alejandro Abadilla, ito ay ano, pag sinabing sanaysay nakasulat na karanasan. So, itong sanaysay na to is ano, nagpapakita or instrumento para makilala ng mga target reader or ng mga mambabasa yung sumulat. Okay? Kasi nga, sabi dyan, no, ang pangunahing katangian ng sanaysay ay ang pagpapayag ng may akta sa kanyang sariling pananaw. Ipinapahayag niya ang sarili niyang kuro-kuro at damdamin. Mahalaga rin ang pagpili ng angkop na pananalita, sariling estilo o pamamaraan ng may akta. Dahil sa pamamagitan noon, kung mayroon kang sariling estilo sa pagsulat, okay, tamang pagpili ng mga salitang gagamitin, okay, kapag inihayag mo yung sarili mong puro-puro experience o damdamin patungkol doon sa paksa, mas lalo kang makikilala ng iyong manunulat. At yun yung isa din sa mga katangian or layunin ng sanaysay. Okay, so meron tayong dalawang uri ng sanaysay. Okay. Una ay ang formal. Okay.
sabi dyan, pag sinabing formal, ito ay nagbibigay ng patalastas sa isang paraang maayos at mariin at bunga ng isang maingat na pagtitimbang-timbang na, ng mga pangyayari at mga kaisipan. So dito sa formal na sanaysay, okay, naglalahad ka, okay, or sinasalaysay mo yung particular na paksa, okay, sa pamamagitan ng maayos at mariin at maingat na pagpili ng mga kaisipan o ideya na ang goal mo ay ano, magbigay ng impormasyon patungkol dun sa paksang yon. Okay? So yun yung goal dito sa formal na sanaysay. Makapagbigay ng impormasyon patungkol doon sa isang paksa. Okay? While dito naman sa informal, tinatawag din itong familiar o personal. At nagbibigay diin sa isang estilong nagpapamalas ng katauhan ng may akda. Okay? So, ang difference ng dalawa, ng formal at informal, dito sa formal, hindi masyadong personal yung mga ginagamit na salita kasi ang layunin nga lang natin is makapagbigay impormasyon patungkol doon sa paksa. While dito sa informal, mas personal to, mas maibibigay ng manunulat yung sarili niyang pananaw patungkol doon sa paksang yon. Kaya nga sabi dyan, karaniwan itong may himig na parang nakikipag-usap o nais magpakilala sa isang patutunan sa buhay. So dito sa informal, ang ano dito, ang ipinapakita dito ay yung estilo ng manunulat, okay? And then yung maibahagi yung sariling opinion patungkol doon sa paksa. Kaya naman mas okay yung sa informal na sanaysay, no? Dahil dito mas naibabahagi ng manunulat kung ano yung gusto niyang i-share patungkol doon sa paksa niya sa kanyang mga mambabasa. So meron tayong 12 na uri or natatanging uri ng sanaysay. Ngunit syempre, ayan po yung 12 uri ng sanaysay. Pero mas magpo-focus po tayo ngayon sa pinaka-topic natin, which is yung reflektibong sanaysay or reflective essay. Okay, ayan. So ito na po yung pinaka-topic natin, yung reflektibo sanaysay. Na ayon kay Michael Stratford, ito ay isa sa mga tiyak na uri ng sanaysay na may kinalaman sa introspeksyon ng pagsasanaysay. Okay, na ang ibig sabihin, kinapapalooban ito ng pagbabahagi ng mga bagay na naiisip, nararamdaman, pananaw at damdamin hinggil sa isang paksa. Kaya siya tinawag na ano, or kaya siya may kinalaman sa introspection ng pagsasanaysay sapagkat dito po sa reflektibong sanaysay, by the word itself, reflektibo, reflective, no? Maaaring ibigay or maaaring ilahad ng manunulat, okay, yung kanyang sariling pananaw, sariling nararamdaman, or sariling naiisip patungkol doon sa isang paksa, okay? At kung paano ito nakalikha ng epekto sa taong sumusulat nito. Ito ay kadalasang nakabatay sa karanasan kaya mula sa nilalamin nito ay masasalamin ang pagkatao ng sumulat. So ayan, kung ikaw ay makakabasa ng isang reflektibong sanaysay, okay, ipinapakita dito yung kung sino yung sumulat. Mas makikilala natin kung anong uri ng manunulat yung writer na sumulat ng particular na sanaysay na yon. Dahil yun naman yung pinakalayunin ng reflektibong sanaysay. Okay, so dito po, ibig sabihin, kung ikaw ay susulat ng reflective essay, mayroon kang kalayaan na maihayag yung iyong damdamin particular o patungkol doon sa paksa. Ayon naman kay Corey Morgan, ang reflektibong sanaysay ay nagpapakita ng personal na paglago ng isang tao mula sa isang mahalagang karanasan
o pangyayari. Dahil nga, sabi nga natin kanina, no, sa reflective essay, maaaring ihayag yung sariling pananaw or pati experience mo patungkol doon sa isang ibinigay na paksa, mas makikita natin bilang mga mambabasa kung ano yung mga lessons. Okay? Yung mga lessons na natutunan nung writer na yon patungkol doon sa paksa. Or sabi nga dyan, yung personal na paglago. Yan. Okay? Ipinabahagi nito sa mga mambabasa ang kalakasan at kanihinaan ng sumulat batay sa mga karanasang natutuhan o nakuha. Ayan. So, mas makikita daw natin kung ano yung mga strength and weaknesses niya based sa mga experiences na inilahad niya doon sa kanyang isinulat na reflektibong sanaysay. Kadalasang nakabatay sa personal na karanasan, malayang makakapili ng paksa ang manunulat. Okay, so para siyang diary, no? Pero syempre, merong iikutan na paksa. So meron ang manunulat, merong kalayaang pumili ng paksa, merong kalayaang magbahagi or maglahad ng kanyang experience or pananaw patungkol doon sa paksa na yun. Kaya ano, maaaring makapagbigay impormasyon sa mga mambabasa patungkol dun sa isang paksa, and then maaari pang ano, magbigay ng mga lessons na maaaring i-apply sa buhay, dahil nga dito ang reflektibong sanaysay ay nakabase sa experience ng manunulat. Okay, so ano yung mga dapat na tandaan or dapat nating isaalang-alang kapag tayo ay susulat ng reflektibong sanaysay? So una daw, sabi dyan, magkaroon ng isang tiyak na paksa o thesis na iikutan ng nilalaman ng sanaysay. So syempre, yan yung pinakauna, no? Kahit saang sulatin naman, syempre, dapat meron kang tiyak na paksa. Dapat meron kang iisa lamang na paksa na tanging iikutan ng iyong sulatin or sanaysay. Okay? At syempre, ano pa ba yung mga dapat tandaan kapag pipili ka ng paksa? Syempre, dapat ikaw ay interesado. Unang-una, dapat meron kang kaalaman patungkol doon sa paksa na yun, dahil mas makakapagsulat ka ng malaya kung ikaw ay interesado at kung alam mo yung paksa na yun. Pangalawa po, isulat ito gamit ang unang panauhan ng panghalip. Gamitin ang mga panghalip na ako, ko, at akin. Since ang reflektibong sanaysay nga po ay pagbabahagi ng sarili mong experiences or pananaw, dapat pag binabasa yun ng iyong mambabasa, para kang ano, para ka lang nagkikwento. Kaya naman ang mga gagamitin mo ay unang panauhan na panghalip, which is yung, ayan, ako, ko, akin, ganyan. Okay? Pangatlo, mahalagang magtaglay ito ng patunay o patotoo upang higit na maging mabisa at epektibo ang pagkakasulat nito. So, ayan yung sinabi din natin yan kanina, no, na kapag ikaw ay susulat ng sanaysay or reflektibong sanaysay, dapat meron kang mga evidences sa mga sinasabi mo. Hindi porket sarili mong experience yan, sarili mong opinion yan, o sarili mong pananaw yan, ililimitahan mo na yung mga impormasyon. Syempre, dapat kung ano yung mga pinagsasasabi mo patungkol doon sa paksang yun, meron kang patunay or mga proof para syempre maniwala yung iyong mga mambabasa. Sabi dyan, no, upang higit na maging mabisa at epektibo ang pagkakasulat nito. Okay, hindi naman porket ako naka-experience nito, syempre ikaw lang yung nakakaalam yan since experience mo yan, ikaw lang nakakaalam yan since sarili mong pananaw o opinion yan, di ba? Pero since meron ngang paksa, okay, merong paksang iniikutan, dapat lahat ng mga pinaglalagay mo dyan na impormasyon ay merong mga patotoo. Pang-apat, gumamit ng formal na salita sa pagsulat nito. Ito ay kabilang sa akademikong sulatin. So ang reflektibong sanaysay po ay kahit papano eh nangangailangan pa rin ng mga formal na salita. Hindi porket ito ay pangsari
nakabase sa sarili mong experiences, eh kahit kung ano na lang salita yung gusto mong gamitin, hindi po. Sabi nga dyan, dahil kabilang ang reflektibong sanaysay sa akademikong sulatin, dapat gumamit ka pa rin ng mga formal na salita. Excuse. Panglima, gumamit ng tekstong naglalahad sa pagsulat nito. Gawing malinaw at madaling maunawaan ang gagawing pagpapaliwanag ng mga ideya o kaisipan. So, ayan, ginataanan na natin yan kanina, napahapyawan natin, no? Siguraduhin na kapag ikaw ay naglalahad, okay? Again, sabi nga natin, di ba, pag meron kang isang paksa, no, kapag sinishare mo yung iyong sariling pananaw about sa paksa na yun, isipin mo na ikaw ay naglalahad. So, hindi ka nagkikwento, hindi ka naglalarawan, ano pa yung mga hindi daw. Basta yun, ang ginagawa mo ay ano, naglalahad. Okay, so gamitin po na kapag ikaw ay gawin po na kapag ikaw ay nagsusulat ng reflektibong sanaysay, ang gagamitin ay paglalahad. Okay, gawing malinaw at madaling maunawaan. So gamamit po ng mga salitang madaling maunawaan or alam ng iyong mga mambabasa. Okay, at yung mga ideya po na iyong ilalahad, siguraduhin na well organized. Pang-anim, sundin ang tamang estruktura o mga bahagi sa pagsulat ng sanaysay. So, dapat merong introduction, meron kang katawan, and yung last part natin, which is yung conclusion. Sa lahat naman ng sulatin, kailangan merong tamang estrukturang sinusundan, di ba? Hindi pwedeng kung saan-saan na lang ilalagay yung mga ideya, at hindi pwedeng walang sinusundang tamang pattern, di ba? At panghuli, gawing lohikal at organisado ang pagkakasulat ng mga talata. Ayan, paulit-ulit po tayo, no? Siyempre, kung meron kang introduction, dapat mas ma-identify ng iyong mambabasa na, ito yung introduction, ito yung katawan, ito yung body ng sinusulat ng reflective essay, ito yung na yung conclusion, nasa last part na ako. Okay? Siguraduhin well-organized yung mga ideas, yung mga opinions, okay, dapat merong correct transition yung bawat ideya, okay? Ayun po, that's it. Yun lang po yung tungkol sa ating reflektibong sanaysay or sining ng paglalahag.